Dami natin pinagsasabi. Kala mo naman mga Marvel geeks. Manjin and Midnight, the M&M combination. Uy, pati Marvel M. Oo nga pala. Ayos ba yung... Makakabawi... Ganda ng analysis ko, no? Makakabawi ba dito ang complexity na bagong rebrand, Bobby? That's the question. Hindi na daw makakabawi, Trix. Pero hindi naman. Hindi naman. Oy, talag- kinuha yung Doom. Ayan, bawi daw tayo, bawi. Uy, Witchy Rich. May napansin ako, ah. Hmm. Yung coach mo. Yung coach ng ano ng LGD si QQQ may kamukhang caster. Sino? Si Kuya Calbs. Oo nga. Kuya Calbs. Kamukha ni Kuya Calbs. Si Kuya Calbs kasama natin 'yan sa The Nationals. Oy guys, nga pala manood kayo ng The Nationals every ano yan, every Tuesday, Wednesday and Sunday. 3 o'clock tsaka 6 o'clock. Pero next week ano muna tayo? 12 o'clock tsaka 3 o'clock muna kasi election ng Tuesday. Oh, mainit ang bakbakan ng The Nationals. Pero syempre, mas mainit ang MDL kasi ito po ay isang major. So ilang points ang makukuha dito, Kuya Midnight? 5,000 sa champion. Aba. Agad-agad. Wala pang secured na... Meron na. May apat ang secured na. Oh. EG, Secret, VP, tsaka... Fanatic. Or wala pa yung Fanatic. BG. Oh. Secured na sila. Alin? Na-secured? Na-secured sila. Talaga? Ah, kasi ano, nag-top sila, ay nag-second sila sa group nila. Nice! May condition kasi na kapag hindi sila na, pumasok na second, pag nag-third place sila, hindi sila magse-secure. Okay. Mainit. Tsaka ano sila, nanalo sila round 1. Ay, nanalo ba sila round 1 nung losers bracket? Ibang ko, di ko pa napunod. Hindi, natalo sila, nalaglag sila. Basta, ito ang surety. Sure ball na surety. Yung apat sure ball. VG Gaming. Secret, VG, ay, Secret, VP, EG, VP. Wala pa yung liquid? Secured na, wala. Oh. So, yun na, ano, na kakaiba. Kakaibabe. Yung OG rin wala pa. So, ang malaking question na papasok dyan, di ba, defending champion sila. Mm-hmm. Paano kapag hindi sila pumasok sa mga invitees? Sa mga qualifiers. Yung mga invitees. Ay, di qualify Lords and Lords sila. Yun yung tanong, kung i-invite sila ng Valve. Kasi defending champion sila eh. Dapat kailangan, oo, no? Kasi diba? Defending champs. Alam nga namang may tournament, may defending champs, wala yung walang, team. Wala yung team. Diba? Correct. Totoo. Well, tanda mo ko yung Midnight. Kung sa NBA nga, yung mga defending champs, May mga defending champs na hindi napasok ng playoffs. Tama ka naman. Diba? Oo. Wala tayo sa mali. Pero ang gusto ko dito, Kuya Midnight, actually, mas trip ko yung ganitong point system. Hindi kagaya last year. Mm. Yung last year, parang ngarag ka malaman yung mga puntos. Hula-hula, no? Ngayon kasi, surety kay, na pag nanalo ka dito, alam mo na meron kang puntos. May mga ganun ngayon dito eh. Oo. Pero kung before tournament, alam mo kung secured ka o hindi. Oo, may ganun eh, may ganun. That. So, mas yung mga players natin, mas makakapaghanda ng laruan nila. Pero eto, mamaya natin pag-usapan yan habang si Pangguli ang third pick ng PSG LGD. Oo, Pangguli Chalice. Ano yan, staple din yan. Pero usapang staple tayo dito, Morphling ni Merakel. Nang 1v5 yan. Nakapasok yung Morphling dito, boy. Sila din tumalo sa ano eh, sa Fnatic. Tsaka gusto ko yung Morphling na ano eh. Yung Morphling, kalaban yung Nature's Prophet, sobrang gusto ko eh. Oo, oh, lugi talaga si Nature's Prophet. Kasi eh, kukopya yung Nature's Prophet and then, tatlong mahalagang skill yun eh. TP, no? Tsaka Treants. TP, Treants. Tsaka talo ka sa lane. Kahit pa sabi mo yung support lang yung Nature's Prophet. Yun yung problema ng LGD ngayon. Wasak yun, oo. Kaya sila nag-pick ng Pangolier kasi alam nila hindi pwedeng offlane tong Nature's Prophet. Correct. Oy, nako de. Okay, I'm calling it, Kuya Midnight. We're going to game number 3. Feeling ko, naku po! Naku, Stormy. Storm ni Maybe. Maybe. Ito, ito lang ang masasabi ko, Kuya Midnight. Itong lineup ng PSG LGD, kailangan muna nila magpainit sa lane. Kailangan muna, mahihintayin silang power spike ng Storm Spirit dito bago sumama sa gera. Yes, the Storm Spirit can handle the Morphling, you know, kumbaga... Counter siya. Masaktuhan niya na sobrang lambot ng Morphling, then pasukan niya ng Lightning Bolt. Patay na yun eh. Kaso, pag na-shutdown sila sa early game, tagilid ang Vapor. Yep, kaya LGD ito, bago nila pinik yung Storm Spirit, binan nila yung TA. Oh, and bitch. I think, sobrang konti na lang kasi ng mga heroes na tumatalo kay Storm eh. Dati, nung previous patch, nung naabuso pa yung Denise, ang daming matchup na talo si Storm. Ngayon kasi sobrang konti na lang. Oo. Tsaka ano, boy, ang ganda ng ano dito. Hindi, sabihin natin, ano ba tawag dyan? Fast-paced rotation na meron yung PSG LGD. Kasi you have the teleport, you have the rolling thunder, and you also have the lightning ball.
So malayuan pa lang, kayang mag-follow up ng PSG LGD. Sobrang taas ng kill threat, kumbaga. Ito maganda yung pick ng Complexity. Was about to say na si Lina na lang. Kasi puno-puno sa lahat, paborito ni Limp yung hero na yan. At the same time, he sets up for the early game advantage. Yung lane niya against Storm Spirit lamang na lamang siya. Unfortunately, si ano dito, si Maybe, may jungle lang na babalikan. So, hindi ganun kalaki yung makukuha nilang ano, yung lead. Pero at least may pressure point sila dito. Oh, tsaka you have the Laguna Blade to burst down probably three heroes right now na meron ng PSG LGD. Siyempre, malalambot yan, Kuya Mids. Plus, I like the Doom combination din dito, Kuya Mids. Kasi, eto eh, with the help of the Grimstroke, amplified ngayon yung mga ultimates ng side ng Complexity Gaming. So medyo, para sa akin, kapag umabot tayo ng 5-on-5 suntukan, mas papabor ako sa lineup ng PSG Gaming dito. Ng Complexity Gaming, dahil lang dun sa Grimstroke ulti. Yeah. Malakas din yung teamfight presence ng Complexity dito, lalo yung Batrider pick nila. I'm not sure if magigreedy LGD dito, pumix sila ng PL. Para lang sa lane counter, ni Batrider. At the same time, it's a very good hero against the Morphling. Kapag nakuha mo yung Diffusal Blade mo, meron ka ng frontliner for the Storm, makahanap siya ng possible targets, and hindi ka rin makamoblema sa Doom. Tama. Kaso boy, pag nag-PL sila, ang dami nilang kailangan i-secure na time. Greedy. Paparm ka, space ka, and who will take team fights for you? Si Witch Doctor lang. Pero okay lang naman kasi kung hindi kami lineup ng Complexity Gaming, bago sila mag-take ng objectives, they need to fight first. Kailangan nila paghirapan. And for LGD, hindi ka problema kung makuha na kayo objectives kasi meron ka naman Nature's Profit. May taga-trade-off ka ng objective. Tama. Kumbaga, kailangan lang nila mag-survive sa clash. Parang ganun lang. Pero tingin ko, abutin tayo 40 minutes eh. Basing on the first four picks. Matagal tong game na to. Or... Matagal na nga. Well, it's a catch against the Morphling. At the same time, yung Lina. Problem niya rito is yung Grimstroke tsaka yung Doom. Medyo susceptible siya sa ano, sa... Nag-risk. Yung mga utilities ng Complexity Gaming. Pero maganda, ano, kaya lumain against the Batrider. Pero parang pili ko nag-risk ng PSG LGD dito. Kasi, ano to eh. Chrono, all up to the Chrono. Without the Chrono, we lose. Parang ganun ang mangyayari dito. Hindi ko dapat PL eh. Well, naghahanap kasi sila ng teamfight hero para labanan yung Complexity at least. Teamfight late game, kasi meron ka naman Nature's Prophet eh. So parang inisip nila na if ever man lumaban yung Complexity, makakalaban tayo at the same time, may pang-threaten tayo na objective. Okay, yun nga Nature's Prophet sila eh. Yun nga eh. Well, basing on the lineup ko yung Midnight, I'm favoring Complexity dito. Kasi nasa kanila yung tipid tips ano eh. Ito yan ah. Yung Morphling at saka yung Lina, ang bilis na normal. Kapag umabot na patay agad yung Complexity, wala yung Nature's Prophet. Basag ang mga Tori. Tsaka yung ano, yung Morphling tsaka Faceless Void matchup, yung carry matchup na yun, pabor yun kay Faceless Void kung may Chrono siya. Pero if wala siyang Chrono, GG siya sa first level. GG siya kay Morphling talaga. Tsaka ang ganda rin na ano, boy, ang ganda rin palang kopyahin yung ano, Faceless George. Syempre. Kasi time walk. Kumaga hindi ka mamamatay. Dalawa din yung ano mo, dalawa din yung mobility skill mo. Tapos time mo, may bash ka pa. Binigyan mo pa siya ng reliable way para makapasok sa team fight. Ice Bone. Nako, parang tagilid ang vapor ng PSG. Hindi ko dapat PL talaga eh. Kaso sinabi mo nga eh, risky dun eh. Pero mas risky ang... Well, to be honest, mas risky yung Faceless Void. Pero mas mataas reward nung Faceless Void. Kasi if ever man mapigilan nila yung timing ng Complexity. Complexity, kailangan nilang mag... Ano, kumbaga, ano sila, shift gear sila. Oh, late game tayo, boys. Hindi natin pwede gawin yung main plan natin. Totoo. And that allows the Faceless Void to be able to get his items. Yung early Aghanims, early BKB. And I think first item niya dito should be Shadow Blade. Para lang makaiwas. Tsaka parang may catch sila kay Morphling. Tsaka gusto ko yung... gusto ko talaga yung Grimstroke dito kay Midnight. Hindi ko, ano, hindi ko na-gets, pero nakapasok eh. Second pick Morphling, tas instant Grimstroke sila eh. Diba pagka, ano, pagkatapos ng first round ng picks, pumindot ka agad yung Complexity ng Grimstroke. Kaya Delix. Kapag, pwede ba dalawang Doom sa Grimstroke? Parang dalawang Doom? Pag na-soulbind. Pag na-soulbind, diba? Basta kayo na ng single target na spell. Yun nga eh. Kahit anong iba dalawang Doom, fader, dalawang Laguna. Bobby Tricks. Ang problema ng, ano dito, LGD, is yung Soulbind. Yun kasi yung mobility, time walk, tsaka yung jump ni Storm, hindi mo pwedeng gamitin kapag naka-Soulbind. Soulbind ka. Wala ka no choice. So wala na pakialam sa Grimstroke dito. As long as they have the reach kay Storm, kay Faceless Void. Gagamitin at gagamitin yan. Unless
they go for BKBs, which I think matagal pa natin. Matagal pa natin makakikita. So ito na mga kaibigan, makakabawi ba dito ang Complexity Gaming? That's the question. Binabati ko ang ating observer team, si Ioneer with the one for an eye at si JJ Libig. May mga Disney sila dito. Dapat tayo meron din mga Disney eh, no? Pili ko kanta eh. A whole new world. Joke ko, lang. Pili ko, huwag na eh. Oo naman. Boss Recti, palakas daw ng konti ng audio. Medyo mahina daw ang aming microphone. Okay, try. Alright. Piling ko dito eh. Hindi ba dito? Alright. Kaya na ni Recti yan. Okay, Kuya Midnight. Tingin ko. Feeling ko daw sabi ni Lord God. Ni Lord God. Lakasan niyo yung ano niyo, sounds niyo. Grabe naman 'yan kasi sumasali ka diyan, Kuya Midnight. Ha? Sa Gawigers. Kailangan ni. Eh. Para sa Battle Pass 'yan. Ah, Battle Dahil, Pass din. Oh, para sa levels 'yan. Hindi tayo nangangailangan pero sa Battle Pass 'yan. Kasi ang ginagawa ni Doom dito, alam niya na medyo mahirap 'yung lane, devour kagad ng range creep. Oo, maganda 'yung ES na Arcana eh, no? Oo. Nagagandahan ako sa ES. Sa totoo lang kaya tayo nagagarito para kay ES Arcana. ES Arcana is Gucci, medyo maganda ang animation. Malakas daw tayo, Manjit. Totoo naman. Wala naman sa mali. Sakto lang. Wala naman sa mali. Hindi mo kami kailangan bulain para batiin ka namin. Lagi mong tatanda. Hindi, sabi ni Kuya Direk, malakas daw tayo. Ah, ganun ba? Ganun ba? Kino-confirm lang niya, malakas tayo. Oo naman. Ito, Bobby. Si Kuya Merakel dito, namumula. Hapdi niya. Ang hapdi, mahapdi yung dalawa. Medyo, sa tingin ko sa matchup na to kay Midnight, tablang early game, magkakatalo dito sa safe lane. Yan na yung Doom versus Batrider. Kasi kumbaga, both of these heroes. Doom tsaka Batrider. Ay, yung ano pala, sorry. Yung Pangolier at tsaka yung Batrider dito. Kasi both of these heroes, kailangan lang ng levels. Ah. So pwedeng, Pangolier, sino yung nasa baba? Si ano? Yung dalawang offlane. Yung sinasabi ko yung dalawang offlane. Ah, yung dalawang offlane, si Batrider tsaka si Pango. Si Pango. Magkakatalo lang sa levels yan. So for sure, makakita tayo dito ng balagbugan. Tignan mo, chanian kagad sila. Hindi nga nagpa-farm eh. Most likely lamang si Pango over kay Pangolier in terms of early game ah. Kasi kay Batrider. Mas mataas yung pressure niya against kay Morphling compared to Batrider versus Faceless Boy. Oo nga, pwedeng-pwede i-time walk lang ng Faceless Boy. Kasi si Morphling, si Morphling kapag tinamaan siya, kapag nag-rock yung third skill ni Pango, which is ni Lucky Strike, mas silent siya, hindi siya makapag-attribute shift. So mas nakaka-pressure yung lane niya compared kay Faceless Boy na tina-time walk na lang yung sticky na i-confirm. Yes. Tama ka dyan, Kuya Mids. Ang dilema ko naman dito, parang side ng LGD, medyo tagilid. Ang Vapor ni Kuya Storm against the Lina. Lina having the third skill kagad dito, Bobby. Pero grabe, yung CS niya rito, hindi siya nagpa-pound. Oo naman, laban talaga yan. Storm God talaga, Storm God, yun lang. Sakit. Punit talaga, punit yung talaga si... Punit ang debuff niya, no? Yun ang sinasabi natin. Malakas daw yung bosses ko. Kay Kuya Midnight daw, mahina. Sabi ni 7 Chaos Theory. Yun naman pala. Sakto lang. At least, di ba? Nalino. Ay, gusto ko yung ginagawa dito ni Monkeys Forever. Look at this, Kuya Midnight. Pwede pala yun. Yep, medyo wala silang pang-contest dyan eh. Kasi si Witch Doctor, kailangan niyang habulin yung Batrider, pero at the end of the day, hindi niya kaya pigilan yung ginagawa nilang pull. Oo. Yan naman yung usual na go-to ni Batrider kapag di siya maka-lane or kapag di siya... Kapag hindi niya maabuso yung lane against the carry, talaga pumunta lang sa likod ng Tore. Oo nga eh. Tapos ini-stack lang yung wave. Ganyan para siyang Darkseer dito, yung datingan niya. And the fact na nakaboot siya, never siyang maaabutan ng mga... Never siyang maaabutan ng mga Krepas dito. And he is stacking two waves. Kuya Midnight, so, anytime, level 6 siya dito. Yep. Level 3 na nga eh. Level 4. Level 4 na. Grabe. Grabe XP. Oo, pero yung ano natin sa may top lane. Ito yung sinasabi natin kanina, di ba? Early game lamang si Pangol yung kasi kaya niyang harasin yung Morphling. Oh. Pero as the laning stage progresses, lamang si Batrider in terms of farm kasi pwede niyang gawin yun. Yun nga eh. So, medyo, ewan ko, medyo sa lineup na sinasabi natin kanina, nagagawa ng Complexity yung pa-level na gusto nila. And pag umabot tayo ng teamfight balubugan, medyo lamang sila. Pero mukhang nagkabalubugan sa ating mid. Napakagandang dodge mula dito sa Stormy. And alam niya na mamamatay yung Lina doon. Ganun niya kakabisado yung range ng Tore. Sabi niya, we got this. We got this. Team PSG LGD taking one. Nakapita sila ng isang mid lane dito, Bobby. Yung Faceless Void natin, grabe yung farm. 29-7 compared to the 16-7 ng Morphling. Alam kasi rin ni Nature, ni
ni Terror ni Faceless George na uncontested siya ni Kuya ano dito, yung Monkeys Forever. Kaya medyo sabi niya, sige, kaya mo na yan. I will farm this up. Probably 18 minutes, makapakuha na siya dito ng threads, dalawang rate band, isang magic wand, at battle fury. Yep, ayok, patay sana itong level 6 yung storm, oh. Kaso, login-login talaga siya sa mid lane. And makakapag-TP out safely. Yun top lang. Lane, yun lang, naiwan sa kusina yung morphling natin. So, dito na pumapasok siya, nasabi po kayo Midnight, even though lugi yung ibang lanes nyo, nakakabawi naman yung carry nyo. Oo, may recovery kumbaga. Tsaka again eh, may pressure point kasi complexity. The Lina and the Bat Rider. Kailangan sagutin. Ooh, grabe. Agawan ng money game. Ah, TP out! Buhay yan. Yun, buhay. May ano kasi, kumbaga yung LGD, sila yung nagre-react sa lane. So, si Morphling, sabi niya, titisin ko lang early game. Yung Nature's Prophet kasi at some point aalis to. Ah, so, matadominate ko pa rin yung lane against sa Bangalore. Yes, yes. Kumbaga, Gucci Wap, everything is good in the hood. Yep, ayun, tignan mo, 9 CS lang. Yung meron si Pango dito. Si Pango, yun, hirap. Hirap talaga. Nahirapan siya eh. Kasi ano din eh, ano lang din ba magagawa ng Nature's Prophet, di ba? Hindi eh, yung Nature's Prophet naman yung laruan niya dito, ano eh. Carry. Oo. So, he needs to farm up everything. Hindi niya naman pwede gawin yun kasi magtatakawan siya, mag-aagawan sila. Mag-aagawan sila eh, yun nga eh. Void, tsaka niya, ay, grabe. Ganda, ganda. Kaagad. Kailangan niya mapatay ito, bish. Wala kang kawala. Naku, buhay! Ay, 3 seconds, time walk. Time walk! May 1, di kaso may 1. Buhay, sayo. Eh, may bottle pala. 1 pala kay Faces Void. Buhay yan, buhay wala yan. Siyang ano rito, wala siyang damage, wala siyang raid band. Hahabulin! Walang laso. Buti nila. Naka-power threads lang siya dito. Pero meanwhile, in the mid lane, patay ang Witch Doctor dito. Makakapatay ba? Somnus God! Ay! Isa pang normal. Oh! Ang ganda ng stun wala kay Lim! Double stun! Nakita niya kasi. Nakita niya yung teleport eh. Pero still, Kuya Somnus, knows, with the help of the Arcane Rune. Oo, buta na lang may Arcane Rune siya, kundi yung Tarp 2F siya. Oo, boy. Kay, uy! Lim. Pero hindi tumama yung Inkswell dito. Meanwhile, nandito wala, na. Wala naman. Balubugan. Oh! Papalagpa ba? Ay! Di na, sunog. Alam mo, sayang, patay sana yung Storm kanina. Ito, patay din si Z-Prick. Patay sana si, ano, si Somnus nung tinalo na niya. Di ba tinaman siya ng Light Strike Array? Oo. May Laguna Blade sana si Lim, pero he was attempting to run away from the Nature's Prophet. Dapat binato niya na lang. Kaysa yung nag-Light Strike Array siya, no? I mean, after yung Light Strike Array, dapat nilaguna niya na yung Storm. Ah. Kasi patay yun for sure kay Grimstroke. Hindi ba siya na ubusan ng mana? Hindi, may mana siya nun eh. Ah, umabot. Oh. Yeah, mas kaya ang ganda sana ng stun. Baka, baka mas binili niya kasing pumesto muna. Oh. Then kuha ng outplay. Hindi ka makakatakbo talaga kay Nature's Prophet eh. Once na mas fraud ka, wala kang ano eh. Wala kang no choice. Oh. Wala naman siyang ano, Quelling Blade or Tango. At saka wala siyang pang, wala na rin siyang LSA nun. Oh. Cooldown para matagal yung mga puno. Pero eto, huli na naman, Bechin. Oh, debated! Ganda ng play, oh. Uy, my G, hindi tumama. Ang galing ni Somnus mag-dodge. Alam niya na pwedeng may Lina sa taas kasi nakikita niya yung galaw na Grimstroke ay dumidikit sa wall. Oo. Spider sense, no? Oo, sabi niya, op, di po eh. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo, Bobby. Kasi kung ako yun, tatamaan ako ng LSA eh. Oo, kasi lalapit na may Grimstroke. Oo, boy, ganun. Oo, si Merakel, ako po, nagpakita ng Aegis Prophet, silence, pero wala nang waveform, di na makahabol. Pero ang hapdi, Ang galing ni ano dito, ang galing ni X-Nova dito. With the counter, go! Nakalasit pa si FY! Oo, tamang ano pa, no? Tamang KS pa. Ah, post for ano pala ito? Bangalier. Tamang swashbuckle pa. Ah, si ano pala yung Nature's Prophet? Bangalier support, Bangalier support. Oo nga eh. Oo, kaya nga kakaiba eh. Chalice pala yung Nature's Prophet. First time ako nakakita ng ganyan eh, na Bangalier yung nakasupport. Medyo greedy to ah. For... Uy, grabe! Si Sunerte with the silence. Patay si Merakel! Pero kasi Kuya Midnight... Teka lang ah, dahil nangyayari yung clash. It makes sense din na pwedeng i-support ang Pango eh. Kasi you have the early game damage, di ba? Because of the squash battle, you just need the levels. And you're good na eh, di ba? Yeah, makamali level 6 mo as long as meron ka ng Rolio. Gucci ka na for your defense. And maganda rin yung core Nature's Prophet kasi kung siya yung mag-itemize dito, meron siyang pang-counter kay Morphling pagdating na mid-game. Kapag umabot pa sa point na yung Morphling, sabihin natin ang baba nung AG niya. Sorry, ang taas ng agi niya, ang baba ng life niya, kaya ba siya i-one-hit delete ng Wrath of Nature? Kapag di nag-iingat siya, no? Si Morphling. Pero kunwari, ano lang siya. Hindi naman one-hit delete, pero kaya siyang i-burst off, for sure. Kumbaga, Wrath of Nature, TP normal-normal. Oo naman. Kaya mangyari yun, eh, no? Kunwari, sitting at 600 HP. Oo, tapos, no? Tapos natalunan.
si Meracle. Pag Strato of Nature. Yun nga eh. So yun yung nakakatakot sa lineup ng LGD, which is yung kahinaan naman ni Morphling. Kapag hindi kang makapag-farm, na alam mong pwede kang mamatay ka anytime, hindi ka pwede mag-ano, yung maximum efficiency na lahat nasa Agi. Tsaka bukod dun sa, sabihin natin lahat nasa Agi, the range na meron yung Raijin, yung Storm, di ba? Sabi, Dota 1 talaga. Tsaka kung kanina, Raijin ngayon. Ngayon, Raijin ngayon eh, no? Parang, nice mo yun. Parang sarap mag-Dota 1 eh, paminsan-minsan. Pero, ay, ang nangyayari dito, Kuya Midnight, imbis na complexity yung kumukuha ng pick-ups, na-outplay sila ng LGD. Yeah. 1K yung kalamahan ng LGD ngayon, Bobby. Yung map presence kasi talaga ng LGD, the Storm in the Nature's Prophet, talaga mahirap mag-farm. Kaya makikita mo, wala nagpapakita sa kanila sa lanes. Kailangan eh, kailangan eh. That kasi threat eh, no? Level 8 na yung Storm Spirit eh, so hindi ka na pwede mag-farm safely unless may kasama kang support, which is yung kasama ng Morphling Doom, di naman siya kaya iligtas against the Storm Spirit. Again, unless level 6 na si ano, at saka, 343. At saka nabibigyan ng space si Ami dito para makakuha ng farm. Look at this, mas MOM na siya kagad ngayon. Wala nang ang rate band eh. Oo. No niya, need. No need to stay, no need early game. No need. Rekta Maelstrom na tayo, ganun na siya. Ang ganda naman ng hila dito, mga Bobby Tricks. Yan natin, sabog ang Doom, hindi siya nakapag-Doom. Oh, alam na ha. Oh my. Yatap yan, ang ganda ng TP ni Chalice. Chalice Pempenko, here we go, there's the Sprout. Oh my G, 3-4-3. Grabe. Goodbye, 3-4-3, double kill for X-Nova. X-Nova, actually, the Witch Doctor pa ang sabihin natin nakakuha ng mga important strikes kanina sa top lane, kanina nung mid lane, and ngayon sa mid lane ulit. Kuya Midnight, pressure points again for LGD. Galing. Wala eh, talagang hindi nila papahingin yung complexity. Alam nila na kapag na-disrupt na nila yung laning stage, hindi na makakapaggawa ng play. Kasi kung titigil may hero sila, Batrider lang eh, di ba? Pag na-shutdown na nila yung early game momentum ng Batrider at Lina, ang kailangan nilang problemahin is yung sarili nilang place. Oo. Kasi mag-perform nilang yung complexity. Bali, parang anong nangyayari dito, Kuya Midnight? Masasabi ba natin na lamang talaga ang LGD dito in terms of controlling the map, the experience they have in ganking against complexity? Kasi sinabi natin, mas gusto natin lineup ng complexity sa early kasi masakit ng Lina, masakit yung Morphling. Problema ba dito, laning stage once again para sa complexity? Yung choices nila may ng pag-lane? Factor yung laning stage yung complexity, pero kasi kailangan mo rin i-consider yung ginagawa ng LGD. Kumbaga yung ginagawa nilang pace. Kasi may mga scenario kasi na, kunwari, ito hindi mo pwedeng magawa. Pero may mga exceptions kasi. Tulad ng LGD, alam nila na yung Storm, malilimit talaga in terms of farming against the Lina. So what they did is, they relegated heroes in the middle lane the para mid lang makikilan yung Lina kahit mapaano. So, sacrificio konti sa may offlane, diba? Tiisin mo lang ng konti kasi in the long run naman, ano pa rin eh, benefit pa rin para sa'yo. Tsaka parang may swerte din sila kasi dun sa mga outplays na nagagawa nila. Pero speaking of outplay, oh, Chalice! Adaptive! Diabot! Nadudge! Oh, paano niya nadudge yung ano? Mali yung waveform ni Meracle. And napatay pa si Monkeys Forever sa may bottom lane. That is the Chronos Fear Committed. Oh my G! Team LGD! Grabe. Napakalupit ng ano nila dito. Early game, hinila! Oh my G, once again, Meracle. Mango form, okay, kailangan niya makatakas dito. Oh my G. Aabot pa rin yan. Maabot pa rin. Oo, walang pakialam. May lightning ball pa rin yan. Tricks eh. Patay si Grabe. Ito, games, ah. Bobby, si Chalice dito ah, dalawang skill yung na-dodge. Uy, ito, dinoom yung faces void. Pero kaya niya normally niyan eh. Kaso wala eh. Wala rin follow-up eh. Nag-DP na si Pangolier dito. That's F1. May Mjolnir, ay may ano, may, oh! There's the backup. Nako, yatap ata din si Nadum, bitch. Kaya niya normally niyan, ayaw niya lang lumaban. Ayun na. Patay. Uy, lumaban na. Ayun na. Natay mo kan. Counterplay after counterplay, Kuya Midnight. Andiyan na si Mage's Prophet. Goodbye, Z-Freak. Isa lang pala yung TP dun. At may Bessel na pala. Trickster Joe. Ang aga nung Doom ni Z-Freak. Sa totoo lang, hindi niya hinintay na makarating mo ni Batrider. Kaya sobrang tagal nung chase. Kailangan niya na i-Doom eh. Kasi Kuya Midnight, magta-time mo yun agad. Well, sayang yun Doom mo kung ganun. Might as well, di ba? Huwag mo na lang i-commit. Yun nga eh. Kasi kung alam mong di kaya abot, ba't mo pa i-commit? Pero grabe, kukomment ko si Chalice dito kay Midnight. Kanina eh, no? Dalawang na dodge. Di pa siya namatay. Insta-kill na yun eh. Sa ganung sitwasyon. Tapos nabaliktad pa, di ba? Nabalik dahil alam nila na wala ng mga TP yung ibang hero. And wala ng mga skill. Cooldown yung stun, yung wave. And right now na naka-spirit vessel na,
yung si Chalice, the Morphling is just too easy to kill. Hindi na siya makapag-regen. Yep. And the fact na meron na ding isang core item yung ano, nakakaya na si Storm dito. Is talagang this a... aggression. Sanggen, kaya ba ang potential build dito kay Midnight? I think hindi niya bubuoy niyan. Kaya lang, tapos pwede siya mag-Bloodstone BKB or Bloodstone Lincoln para doon sa Doom at Kalaso. Oh my G. Oo nga, tama ka dyan, Bobby Trix. At na, Basil. Eto na, oh, sakit! Oh! Level 5 ba lang pala si 343? Yep, lapos siyang Soulbind. So wala pa yung power spike na hinahanap ng complexity. Yung double Doom, double Laguna. Uy, grabe ko. Tagilid. Hindi, tinatakot lang. Tagilid. Doom, Doom, walang Doom, walang Doom. Wala rin siya kasama dyan, itipilan lang. Makaka-out yan, may swash ba? Ayun, no? Oh! Krono yan! Ako po, nakuha oh, ganda ng touch! Guitar. Paano nangyayari yun, Kuya Midnight? Out late talaga eh. Ito out. May baba, mamamatay. It's not about the math, the scaling. Yung mga outplay, yung nagpapanalo dito sa side ng LGD, pare. Ilang beses natin nakita na dadad yung LSA. Kawawa talaga si Limpo. Wala sa mga target. Kailangan niya pa ata ng Yulz eh. Feeling ko nga kahit may Yulz siya, alam pa rin ng ano eh. Wala eh, kahit may Yulz. Yung Yulz na yun, pang defensive yun eh. Yan yung panligtas niya against kay Faces Bo at kay Storm. Ang problema is sobrang laki na ng lead ng LGD. Di niya na agad, di niya na agad mabubuo. And look at this. Si Miracle na lumalamang kanina, boy. Wala pang item. Ang tagal pa niyan. Pero ito, for complexity naman, medyo alam naman nila na, ano pa rin ito eh. Kumbaga familiar territory to na ganyan din yung nangyari sa kanila against Fnatic. Lugi-lugi sila early game. Pero pagdating kasi na umabot kayo ng late game, kapag mapipigilan nyo yung push ng LGD, kunwari mapigilan mo yung snowball kahit paano, nakakatakot pa rin kasi yung idea na yung pagdating ng Doom, yung Soulbind, malilimit yung mobility mo and morphling pa rin kasi to. Oo, boy. Ano to? Tingin ko kung makakabawi man ang complexity dito, abot tayo ng 40 minutes. Oo naman. Patagalin nila ng sobra-sobra. Oo, kasi ganito na yung point na alam na nila na Delix eh. Yep. At sabi ng LGD dito, teka, alam din namin yan. Gagawin na namin yung Roshan attempt, kukunin na namin yung Aegis. Objectives lang. Bibigay namin sa Storm, and then Gucci na sila, di ba? Yep. O hindi, actually kay Ami nila ibibigay. Hindi, feeling ko kayo na may Storm. Parang mas... Kay Ami. Hindi ba't nag-make sense kung kay Storm? Pero well, Storm, eh. Parang same lang din naman kung ngayon. Hindi kasi si Faces Void, pag nag-up niya ni Chrono niya, oo. Wala na. Yun nga eh, tsaka may heal siya eh. Tsaka, although may right-click damage, pero pag, ano kasi, kunwari namatay siya, di ba? Tapos patay na rin yung mga kambi niya, patay na rin siya. Oo, yun nga eh. Well, nangyari na nangyari ko yung Midnight. Siguro mas gusto na nila yung Void ang humarap dito para sa teammates niya. Tipong i-bait out. Kunyari, mag-chrono. Pero hindi, kasi may Aegis eh. Yep. So matatakot yung complexity. Teka, kukomit ba tayo ng resource dito? May time walk ba to? May Aegis ba to? Diba? Mapipwersa yung complexity, maghanap ng ibang target. So baka ganun ang gusto mangyari ng PSG, LGD. Meanwhile, tama ka nga. Instant. Bloodstone agad, lock in para dito. Yan yung ano, yan yung benefit kapag sobrang taas ng lead mo. Kasi usually, kaya Yulz lang enough na in terms of mana regeneration. Yes, pero yes. In this stage kasi, alam niya na sobrang aga niya nakuha yung kaya. Pwede pa siya mag-Bloodstone. And ang benefit kasi na makakuha niya sa Bloodstone is pwede siyang pumasok ng sa backlines. Tapos malayo pa lang, oo. Tsaka ano, kumbaga, dahil sa streak niya dito, pwede siya mabuhay kaagad. Depende sa charges. Oh, yung ano din, yung HP pala, yung HP boost. Yung HP, oh boy. Pag inactivate yung active. Ng Bloodstone. Saka ito magagawa mo to, yung information ng LG. Ah, pwede ka kasi magsayang ng money. Yeah. Nako po. Uy, Aetherlyn's kay Lina, nako po, nag-support. Nag-support na lang siya. Sabi niya, hindi ko kaya mag-farm. Mahirap kasi, no? Sa bakit? Kasi ano, kailangan din mag-farm yung Miracle. Oo. Oh. It's all out Miracle sila dito. So ano na lang, ang hinaharap na lang ni Lina dito is makalaban sila in terms of yung skirmishes na ibabalik sa kanila ng LGD. Yes. Pero I don't think it is enough against the Storm Spirit kasi wala silang touch. Kailangan ma-ano to, ma-soulbind to. Yeah. Tapos or soulbind Laguna. Pwede. Problema nila dahil na kay Faces o yung Aegis, pwede nilang gawin to. Pwede kumampas ng Torres si Ame na hindi natatakot na mamatay. Yun nga yun. May second life siya. Doon sa second life niya, pwede niya ilabas yung Chrono Sphere. Yun yung sinasabi natin kanina na box out. Uy, naku po, Chalice, maling TP yan! Oh!
Madadatcha ba? Hindi. Pero nakuha siya na Flaming Lasso dito, ladies and gentlemen. Ito na ang LSA sa wakas sa tama. May Laguna pa din. Sunog! Pero buhay pa din siya dito, Bobby Tricks. Hindi na dahil patay siya ni Zebrick. Pero ang sinasabi natin dito, Team LGD with the comeback kill. Patay ang ating Doom. So 1-1. Worth it yun. Worth it yun kasi unang-una sa lahat, nag-TP yung apat hero sa side ng LGD. Napigilan niya po siya baba and support for a core trade. And I liked it. I liked it kasi oy, naku po, yun lang. Ayun lang. Hindi pala yun ang hindi yun ang hindi worth it. Dun, ganun ang threat na ng isang farm na storm. Oh, lalo't may double damage. You can just go anywhere. Even though yeah, ang ganda na nagawa ng space, yung complexity. Pero 'di ba, doon lang nagpa-farm si Storm sa jungle ng complexity and easy. Easy kill. Alam niyang walang Flaming Lasso na gamit. Oh, gaming. Oh, game. Uy, na Chrono Spear. Hindi tinamama pala yung Chrono Spear kay Warplink. Pero okay lang. Uy, nakuha lang. Kinopi niya si DT. He's Prophet. Oh my God! Oh, bash! Hindi grabe! Psycho lang pala. Psycho lang. Pero kill God, mga kaibigan. Proud sa sarili. TP out. Alam niya na naka-madness si Faceless Void, so hindi makapag-time walk in. And good dodge grabe para sa kanya dito. Grabe, okay na siya ng Chrono Spear. Pero still, pressured pa rin ang complexity. They probably need two more of those pick-offs na ginawa nila to create space. Hindi pa sila makapush nun. Just create nilang, space. Kailangan nilang gawin dito knowing na yung Aegis na kay Faceless Void. Smoke, hanapin nila yung Storm Spirit. Kasi may kill threat naman sila. Ito, knock. Nakakita si Lina. Yuls! Malay yung Storm. Okay. Kala ko nga may Yuls. Oo nga eh. Yuls. Yung Aegis Prophet, no? May Yuls. Yuls ko lang. Uy, ito, grabe. 20 minutes ang bilis. Faster than average. 5 minutes faster than average yung Bloodstone ni Sobrus dito. At ang ating ganyan ay hatid sa atin ng SAP. Yeah, ano SAP? Ewan ko, sap. Ewan ko eh. Sunday afternoon party. Pero at least dito, breathing room yan for complexity. Walang Chrono Spear for the next 60 seconds. So masasayang yung Aegis ng LGD. But a very least naman for LGD na establish nila yung map control. Yep. Bash! Oh! Uy, nabash. Hindi. 10 beats. Kasi pwede yung mabash ka, pero supot na yung time. Yung sobrang ikling bash. Hindi, I mean yung saktong-saktong paglabas mo tsaka katinamaan. Ah, ganun. Nagaroon ako tapos, dati. Tapos nasa base na siya nakabash. Nahihilo ka sa base. May ganun sa TP eh, no? Yung kahit sabi mo mastan ka na. Pag nagsabay talaga yung timing. Yung nasa Eric ka na. Pero dun ka palang na nababash. May ganun. Kaya possible yung TP para sa relocate ni Ayo. Diba? Pag nagsabay yung TP, tsaka yung relocate. Dapat sobrang galing mo na nun. Dapat sobrang kabisado mo. Dapat TP D-level ka. Oo. Hindi tayo ganun eh. Well, nagawa ko siya isang beses. Isang beses lang. Isang beses lang. PPD ko. Tsaka yung mga ganun, reflexes na yun, tingin ko. Yun yung skill. Yun yung skill factor naman. Yung mga manta dodge, no? Yung mga RDZ, diba? Yung mga glimpse manta dodge. Diba nagawa mo na rin yun one time? Pinagyabang ko yun eh, kahit di naman. Oo, mahirap yun. Yung sa akin, ano, swerte yan. Yung kailang Miracle Chaka RDZ, alam nila yun eh. Oo, alam nila yun eh. Sabi niya, basic? Alam nila. Oy, ito, tatalan na yung ano. Ang ganda. Ang layo nung talon nun, Bobby. Pero okay lang tinap. Oh! Nakapag-ship kapit pala si Miracle. Grabe naman. Hindi nila na ano. Oh my G! Thunder! The God of Thunder! Kuya Somnus dito. Ang lalayo ng mga talon niya, Kuya Midnight, with the help of the Bloodstone. Baklang ng onte, then talon out. Talon pa. May mana pa yung Storm Spirit. Patay si Miracle! Oh my G, grabe. Grabe, 17 charges. Tricks! Unli mana na yan. Grabe din si FY. Nakita niyo diba nagtabi yung ano? Yung Batrider tsaka kay Doom. Kasi gusto mong ano, ilasa ni Batrider sa Storm, kaso ang nalasa niya lang. Oo. So sabi niya, wala na kayo panlaban ha. And hindi rin makapag-Doom. Yes. Doom, kaya tumalong kagad sa FY. Grabe itong oh my G. And boy, hindi lang yun ha. May Chrono Spear pa. Para na dito sa LGD. Ginawa na naman nilang, ML Mobile Dota, mga kaibigan, ang laro to. Grabe, LGD. Trickster Joe. 18 charge sa Bloodstone, Chrono Spear pa. How do you defend against LGD? Oh my God. Oh my God. I don't know, mga kaibigan. Well, hindi ako pro player para mag-judge, pero mas pabor talaga sa lineup ng complexity para dito. Pero sa ganitong sitwasyon na kumpleto na yung mga item ng kalaban mo, wala na to sa lineup eh. Ma-outplay at ma-outplay ka talaga.
Kasi nga, again eh, yung lanes, yung lane configurations nila dito favorable sa kanila. It's just that may ginawang sagot yung LGD. Again, kapag may nagtatrabaho kasi sige nagtatrabaho, wala kang magagawa. Tulad niyan. Dali na, ginulong-gulong ito gulong. Uy, eto na kumbuhan! Asan yung dupe? Asan yung dupe? Nagamit yung dupe. Double tali. Ay! Napakagandang combo. Pumasok si Miracle ano, dito. Ano, Miracle ako double kill. Pero may chrono. May chrono pa, besh eh. May chrono pa, besh. Lumaban. May chrono pa yan. Wala. Yatarp yun si Miracle dito. May chrono, min. Ayaw pa gamitin. Kasi tinitipid ni Ame. Sabi niya, tinitipid. Objective na, objective. Wala na kasi objective dyan sa may middle lane. Yun nga eh. Pero patay sila lahat dun kung ginamit yung chrono eh. Pero nagbabag sa limpa. Hindi na ata kailangan yung chrono, bitch. Wala. Sabi niya, dito yan sa may baba. Bottom lane. Tore. Disiplina. Champion tayo, champion. Disiplina to thirds. Champion. Di naman sila champion. First runner-up lang. Magsi-champion dapat. The prophecy. Ay, no. Di ba dapat, China? Kaso wala eh. Na-OG sila eh. Ganda sana ng combo doon sa may harap. Kaso problema si Storm, hinuli yung Lina. Although napatay siya nung Grimstroke natin, at the end of the day, wala si Limp. So hindi nila na-pull up yung best combination na Soulbind, Doom, Lasso, Laguna. So, pero, ang ganda ng double Lasso eh. Oo, ganda talaga yun. Kaso mas maganda doon, BKB lang si Dark Terror. Like Terror, Faceless George. Boy, feeling ko kasi nagkamali si Ame. Nung nag-BKB siya, napindot niya yung Madness. Dapat Chrono eh. Yun nga eh, no. Silent siya. Silent to eh. Pipa na si Nature's Prophet dito, napaka-natma ko nung ano. Uy, congratulations sa kanyang 3 ans created. San pang 1,000 na. Grabe. Talaga? Oo, nag-pump yung Dota pa, 1,000 na daw. 1,000 na daw yung 3 ans na create. Pero mahabos out of 5,555. Umahabol si Miracle sa farm, 10,000 na siya rito. Although malayo-layo pa. May damage siya doon. Yung apat, grabe yung post 4 na pangolier natin. Kala mo carry. Ganda ng ano eh, no? Ganda ng... Yun yung maganda sa pango eh. Pwede ka mag-transition. Oh, pagbaganda yung early game mo. Oo. Oh. Talagang mabilis mag-farm. Kasi may maelstorm siya rito eh. Hindi, actually, javelin lang. Pero tingin ko, Bobby, almost ano na to eh. Isa lose game. Isa next series. May tanong ako sa swashbuckle ni... Okay. Itanong mo kay Ethan Ong. Yung swashbuckle, di ba naka-javelin ka? Oo. Pwede kang makamaraming 100 magic damage. Oo, basta nag-proc. Basta nag-proc. Parang normal attack yung ano ni, ano, yung swashbuckle. Oo. Kahit maelstorm, nag-proc dyan. Kahit user blade, nag-proc. So maraming thunder. Oo, tama. Pwedeng dalawa, tatlo. Yung normal physical right-click damage mo, hindi siya nag-apply. May sariling damage yung swashbuckle. Oo. Pero yung mga normal procs, nag-apply siya. Yes. Like bash, diffuser blade. Oo. Uy! Na-combo na naman! Ang ganda ng combo yung sinasabi natin. The double doom! Doom ball. Oh, pero BKB. Muted ka, boy. Wala siyang chrono dito, pero ubos ata dito ang complexity, Bobby Tix. Oh, Maji, ang pagkakamali. Pasok talaga si Somnus. Tapos, mobile Dota, mga kaibigan. GG, well played. Complexity Gaming is out. Para sa ating MDL Paris, LGD. Taking the game, the first runner-ups sa mundo ng Dota, Kuya Midnight. The champion ng China. Oo, Kuya Manjin, kaso lang, hindi ginamit yung combo. Nalaso, hindi din. 10 beats.